should I care? No, I don't care. Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-108 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo ay bumalik sa Cementerio del Norte upang maghanap ng mga kilala at natatanging individual na nakalibing dito sa Santa Cruz sa Maynila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang kampiyon na boksingero na kauna-unahang taga-Asia na nagwagi ng World Flyweight Championship noong 1923. Matatagpuan sa dulong bahagi ng sementeryo sa pangunahing daanan ang huling hantungan ng yumaong kampiyon na boksingero na si Pancho Villa. Pancho Villa o Francisco Villaruel Guilledo sa tunay na buhay ay isinilang noong Agosto 1901 mula Ilog Negros Occidental. Siya ay makikilala bilang kauna-unahang taga-Asia na naging World Flyweight Champion noong 1923. Si Pancho Villa ay nanggaling sa isang payak na buhay. Siya ay nagtrabaho sa hacienda sa Negros kasama ang kanyang ina. Noong 1912, siya ay lumipat sa lungsod ng Iloilo para magtrabaho bilang tagalinis ng sapatos at iba pang mga gawain. Makalipas ang ilang taon, siya ay nagpunta at nanirahan sa Maynila para mag-aral at mag-insayo bilang boksingero. Noong 1919, unang sumabak sa profesional na laban si Pancho Villa at nanalo sa kalamang si Alberto Castro. Taong 1921, napanalunan niya ang titulong Philippine Flyweight Championship laban kay Terrio Pandong. Mayo 1922, si Pancho Villa ay nagpunta sa Amerika sa imbitasyon ng boxing promoter na si Tex Ricard. Si Pancho Villa ay nanalo ng kanyang kauna-unahang laban sa labas ng Pilipinas sa kalamang si Abe Goldstein sa lungsod ng Jersey noong Hunyo 1922. Makalipas ang dalawang buwan sa Amerika, noong Agosto 1922, siya ay muling nanalo sa isa pang laban sa Amerikanong si Frankie Gennaro. Noong Setyembre 1922, muling nagwagi si Pancho Villa para sa titulong American Flyweight Championship laban kay Johnny Buff. Noong Hunyo 1923, nakamit ni Pancho Villa ang titulong World Flyweight Champion nang talunin niya si Jimmy Wilde ng Britanya. And two little giants of boxing history, Jimmy Wilde and Pancho Villa, meet in one of the epic struggles for the flyweight title. Knockout picks up the first round, and we see flyweight champion Wilde to the right of your screen start off with his usual aggressive tactics. Already you can see why the 108-pound Jimmy Wilde is called the Mighty Atom. He's lost only three of 138 pounds in his truly brilliant career, and he's been the dominant force in his division for almost 10 years. Pancho Villa, the colorful Philippine challenger, is a worthy opponent for Wilde. He's established himself as a top contender by cutting through the flyweight ranks like so much wheat. Tonight, he wants to make the most of his first shot at Jimmy's title. Wilde's getting in some good punches, but Villa keeps coming back. That overhand right caused Jimmy's glove to touch the canvas.
And by the seventh round, Wild needs to stage a dramatic rally to keep his title. Pancho's really turning it on. The champion is trying to cover up, but a lot of those punches are landing. Pia gets in an explosive pink punch combination, and Jimmy Wild falls flat on his face. The crowd is stunned at the sight of the champion lying prone on the canvas. Pancho Villa makes an indelible mark in ring annals by taking the flyweight championship from the great Jimmy Wild. Makalipas ang dalawang taon noong Hulyo 1925, si Pancho Villa ay bumalik sa Amerika para maghanda sa laban niya sa Amerikanong si Jimmy McLarney. Siya ay natalo sa laban na ito dahil sa pamamaga ng kanyang pisngi resulta ng infeksyon sa kanyang ngipin. Makalipas ang ilang araw, ang infeksyon ay kumalat hanggang sa kanyang lalamunan na kinailangan ang agarang operasyon. Noong July 14, 1924, makalipas ang 10 araw pagkatapos ng kanyang huling laban, si Pancho Villa ay pumanaw habang inooperahan sa ospital. Siya ay 23 lamang. Si Pancho Villa ay may boxing record na 89 wins kasama ang 22 knockouts, 8 talo at 4 na tabla. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte at Libingan ng mga Bayani sa Taguig. Abangan rin sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang videos sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque City. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.